All right, you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Acro beats Tortuga. Excellence we shall see. Excellence we shall achieve. Like and share. Acro TV. Update and connect. Acro all over the world. Sorority Time, isang programa na nagiging daan para marinig ang kabusesan ng Acro Sorority. Mga programa at plano para sa ikagaganda ng buong sorority sa buong mundo. Samahan niyo po kami, mga leaders, members. Tell us your beautiful story. Dito lang yan sa Sorority Time, exclusive at Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pangkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan, dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome again to our beloved Acro TV, Acro World, Acro Nation. I hope you are all blessed kasi meron tayong special event tonight, ha, Brad Bryan? Yes, bro. Actually, bro, no? Ngayon nga talagang, gusto ko munang batiin ng magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng kapatid natin sa buong mundo. I'm very happy talaga today na nakumbinsi natin na lumabas ulit. Kala ko nga kanina, bro, no, kasi nagpabalba siya. Kala ko si Gabby Concepcion. Pagpasok si Gabby Concepcion, kato, sabi ko, ay si Brad Michael to, kako. Dahil sa kabisihan ni Brad Michael, no? Yeah, dahil sa kabisihan niya, actually last 2 weeks ago pa, nag-uusap kami everyday, kailan lalabas kasi nakakamiss na talaga yung mga tawag dito, yung mga gospel words niya kumbaga sa Alpha Kappa Rho. So anyway, pakilala muna natin. Brad Michael, go ahead po. Yes, welcome, good evening. Welcome, Brad Michael. Okay, Brad Bryce, good evening. Brad Chris, good evening. Ito na naman tayong tatlo. I was really convinced, no? Before anything else, good evening sa lahat ng mga taga Masbate. Can you please greet my fellow Masbateños, AKP, yes. Acro Masbateños, my good co-hosts. Yes, good evening, Masbate, Acro. Yan, Masbate Provincial yes. Council, mabuhay po, the mighty. Yeah. Okay, so anyway, as I've said a while ago, I was convinced by Brad Bryce. It's not just twice, but more than twice. He was convincing me, given my very hectic schedule. Syempre, sa hanap buhay natin at the same time as my being at PGS in the province of Masbate, because I am really focusing on my task dito sa Masbate. So I am really glad once again that I am being always invited to have a greater discussion or in-depth discussion, higher discussion and definition with regards to AKP affairs. So Masbate, yes. Once again, I am encouraging everybody to please really support the program of Acro TV. I would like to commend Acro TV. The people behind the Acro TV and the creation of the Acro TV. I think 1 year na, Brother Bryce and Brother Chris, no? 1 year na pa. Yes, but congratulations so happy, to all of us. Congratulations to all of us. All of us. Ate lahat. So, happy birthday sa Acro TV. And I am very honored. At the same time, it is with great pride and happiness that I am part of this Acro TV. Given the situation na invited lang ako lagi. In fact, I was really given a task ni Brad Bryce and Brad Chris na sana magkaroon ng program tayo dito. Kahit na yung mga provincial talk lang, I hope na mag-materialize yan. So, salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo, sa Diyos for allowing us to really excel in the digital platform. This is very important because this is our means para ma-reach natin Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening, makinig po kayo sa world, bro, no? Mm-hmm.
Actually, yan yung mission talaga natin sa Alpha Copper, to unite, connect, update, yeah? All over the world yung Alpha Copper. Kung saan man sulok ng mundo, yun talaga yung talagang ating mission, vision na ating hopefully tinutupad, no? At saka sinabi nga ni Brad Michael, he reminded us, you know, we are in this digital age. This is the new Acro. This is who we are now. That's it. You know, all of the wisdom that we've learned, accrued, we are elevating it, promoting it, and preserving it, and elevating it to the next level ng Alpha Kappa. Right, yes, Michael? Very well said. Viewers, sa lahat ng viewers, once again, from Luzon, Visayas, and Mindanao, to all the governing bodies of AKP in the nation, I think if you have time tonight, let us discuss. If you could possibly reach this discussion, please. We are really open. Yeah, make comments so we can address it. Sa lahat po naman mga comments, please put your comments there. Babasahin po yan ng ating mga host. But for me as a guest here, being a proud member of Alpha Kappa Rho, being a proud Masbateño, I am calling also to all the Bicolanos. We are part of the Bicol region. I am also calling that please coincide with us. Let us discuss. Let us talk. Let us converse. Let's talk what would better the governing body in terms of open-mindedness manner, and let us talk in terms of unity, most especially. Yes. Unity, yes. Today. Anyway, bro, no, I'm very very excited talaga. Pero the last time, bro, no, naalala ko, the last time na lumabas si Brad Michael dito, we are talking about some issues in Masbate. So hopefully, I think we are talking about the sorority. So, kumusta naman yun, bro? Hopefully, may magandang update ka na ngayon doon. Yes, very good. At I know na, sabi ko nga sa'yo, Brad, Bryce, I won't be talking in front of you here as my co-host tonight. And also, I would not be here tonight without any development. Okay? That is why I am proud to say that the sorority of Masbate is already growing here in Masbate. In fact, they are already separated from us technically. Yes. And they have their own governing body. They decide on their own. And they have already bestowed, or should I say, may mga chapters na sila at this very point in time. Congratulations. Wow. Palakpakan po natin yung Masbate Supreme Council Sorority. So hindi naman ako napahiya ngayon. Congratulations. So thank you, sorority. I am commending the leadership of Brady and Otik, and the advisors, all the officers of the Masbate Sorority for really focusing more on the positive side rather than focusing more on the criticism that will destroy your foundation. So you listen to me, you listen to the principal, you listen to the CBL. That is why you are already established stronger than I thought this very point in time. Thank you very much sa sorority na Masbate. Yeah, bro, pandemic pa yan, bro. Pandemic pa yan, pero nag-grow sila, you know? Yeah, because you have to understand, you know, what is the wisdom about that one? That means the governing body of our sorority are being enhanced, implemented, and improved. Ganun yan eh. Kasi governing body, that's another hierarchy of our Alpha Kappa. Kaya, sumusunod talaga tayo ngayon sa CBL, no? Yes, exactly. Anyway, bro, no, I'm very excited to hear this because yung title kasi ng ginawa kanina na poster ni Brad Michael is yung grassroots, do not bitter. So, gusto ko malaman ano bang ibig sabihin ng bro, no? Yeah. So, maybe take the mic, bro. Okay, ipaliwanag mo sa amin. Talagang gusto namin marimarabig yung mga very powerful motivational brother. Wisdom. Yeah, maririnig ngayon natin ang wisdom and mission nga ng ating kapatid na si Michael. Brother Michael, take it away. Okay, thank you very much, my co-hosts. Anyway, please listen, brothers and sisters, and even
if you are not an ACRO member, you can participate with this discussion because there are things na you will learn sa amin ng mga fratmen also. I am encouraging also to have an open mind, everybody. Those who are listening at this very point in time, rest assured na hindi natin sasayangin yung oras nyo. Okay? Amen. If you are... Yes, Brad Bryce. Go ahead, brother. Go ahead. If you are going to analyze the capson that is being instituted to every one of us, is that grassroots do not wither. Actually, it is a borrowed wisdom from my great grandmother, who is a district supervisor, who is a educator of her time. And I borrowed that because I keep on hearing that to her during her time when she was still a district supervisor, an educator. Sabi niya sa akin is that grassroots do not wither. Meaning to say, we should always respect the founding authority, whatever fundamentals or whatever grassroots is that. It could pertain to organization, it could pertain to the family itself. Family, pertain to a group. Okay? In the family, in the unit of the family, we're talking about lolas. Grassroots do not wither. We should really, really respect the family tree. Okay, what I'm trying to inculcate to everybody is that ito yung pinagmula natin, dito tayo nagsimula eh. How come that we have this guts to destroy the grassroots kung saan tayo nang galing? This is the very principle of that. Kung may ibang principle, see, let me see other principle than that. Because grassroots do not wither will inculcate respect to every single minds of the listener and even in the ACRO community, in the whole nation, who founded Alpha Kappa Rho. That is what I am trying to pinpoint. That is parang what I'm sinasabi trying. Dito, Brad Michael, no? Sorry to interrupt you. Okay, ang sino mang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paparoonan. Pararating yung mapayapang alpakaparo, kung hindi tayo marunong tumingin sa pinanggalingan natin, parang ganun ba yung bro, no? Yes, kaya brother. Kaya nga sinasabi ni Brad Michael, grassroots never withers. Ang wither kasi ang ibig sabihin na natutuyo. Natutuyo yung wither eh. Namamatay. Kaya ibig sabihin niya, yung legacy ng ating mga legacy. Elders, definitely, yung mga my brother. Founders natin, that's all it is. We should never let that die. Yeah. Hindi natin dapat natutuyo yun. Talagang dinidiligan natin yun. Dinidilig natin sa mga new members, sa mga upcoming. Ganun yun eh. Right? Isn't that your message, Brad Michael? Yes. And then, I would... expound also that kind of our perception, my good brother. Let us put it this way. It's like in the family, our father or our forefathers is our grassroots. Yes. Regardless of the painful memories that we have with them, regardless of who they are during those times na they are existing, still there could be no barrier. With you, respect to respect. Legacy pa rin. Respect should exist. Kasi they are our forefathers. Bro. Without them, ano tayo ngayon? They created their organization. Therefore, in effect, because they are also human, nagkakamali din sila. Amen. Tayong lahat. Who is perfect? Tell me. Wala. Si diba sa amin ni patuin sa iyo na kanina hindi maganda yung pagkakagawa eh. Sabi ni Jesus Christ nang babatuhin na si sa I do not know the particular person because I am not actually go ahead I'm not actually the parable. Yeah. The parable that nang babatuhin niya na sino ang walang kasalanan? Siya yung unang pwedeng bumato. Amen. Who does not have sin? Go cast the first stone. Yes. Think about precisely. That. Nobody's perfect nga, no? Walang taong hindi nagkakamali. Si Lord nga eh. Siya nga hindi binato eh. Kita mo na lang si Jesus hindi niya binato.
So, kayo, sino sa inyo dyan? Sige nga. Okay. So, that, so, that is bro, the... Sorry to cut, bro, no? Sorry to cut, pero may naalala rin ako dyan. I don't know. Hindi naman, yun nga, hindi naman tayo very magaling sa Bible, pero may... Sa religious. May we're not very religious. Oh, may naalala ko something sa Bible na sinasabi na walang ama, ay, walang ama or inahin na yung ibon, I don't know how they call that, yung ibon na magpapakain ng ahas sa kanyang mga anak kasi tutukain ng ahas yung mga sisiyo. Parang ano, meron yes. yan. Eh, no? Uh-huh. So, for sure, uh-huh. hindi tayo wawalin ng ating mga ama. You know? Yes. Uh-huh. Yeah. For good talaga can... to. Kasi... Go ahead, bro. Go ahead. Yeah. Yes, we can never defy our... We can never, 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 that is infinite. Kahit sino tanungin natin, kahit na obispo, kahit na si Pope John Paul, o kahit sinong saint, we can never defy our forefathers. At the end, during their passing, still, speck should remain. Ganun lang yun. Now, and especially, you have to understand why we are talking like this. Remember, we are a fraternal organization. Fraternity. Amen. You know what that means? Fraternity, that means there's a father. It's a father and son yes. relationship, really. That's what fraternal... And it's all about our Lord. Whoever your Lord is, that's who it is about. It's about your Lord as a father and we as sons. Kaya nga tayo lahat eh, brothers. We are the brothers. Kaya yun ang meaning talaga na sinasabi natin, look, if you really believe in the brotherhood that you belong, then you would understand to respect your father. Yes. 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 That's basic right. We are just doing the will of the Father in heaven, here on earth. Hey. Boom! Diba? Go ahead, Brad Michael, go ahead. Yes. So, the very obvious message of what we are discussing today is that we have to respect the founding authority. That is a very basic information that every single acro should be acquired. Kailangan nating irespeto ang founding authority. Without the founding authority, ano tayo ngayon? So that is the very question. That is a layman's question to everybody. Hindi tayo nandito ngayon without the founding authority. They created this organization. They conceptualized this organization during their times. And we are considering them as the founding fathers. Therefore, in effect, kasama na dun yung respect. As to whether they are demons or saint, it doesn't matter. Because that is not the issue at all. Yes. Issue at all is we should abide and respect the founding authority. Do not fault find. Huwag nating hanapan ng pagkakamali because kahit isa sa atin, di naman tayo binigyan ng authority na mag-persecute ng kapwa natin, kapatid, most especially when kapatid ahead, natin yan. Who gave you the authority to persecute your brother? Bro, no, instead dapat nga pinoprotektahan natin. Hindi natin hinahanapan ng mali. Instead pinoprotektahan natin kasi once na yes. siniraan mo yung bro, sinisiraan mo yung pangalan ng binuo nila, yung fraternity na dinadala mo na sa tingin mo pinaglalaban mo. Pero pag sinisiraan mo or hinahanapan mo yung butas yung ama mo, eh sinisiraan mo na yung tingin mo, pinoprotektahan mo, bro, no? Very good, very well said, my good brother. Babalik nga tayo sa Bible eh, di ba? He who have not sinned cast the first stone. Kaya wag kayo po yes. magbabato ng mga bato sa mga ibang tao dahil kayo muna, checkin nyo muna sarili nyo na kayo talaga Amen. Walang kasalanan. Yes, precisely. Hindi, alam mo, Brad Michael, ito ang gusto natin ma-share sa ating afterworld. Eh. Especially in your position, Brad Michael, you are the public relations officer of an entire Luzon. As an officer of the brotherhood, as an authority,
Remember, you are being blessed to be in authority to speak for the Brotherhood of Luzon. And hopefully, Visayas. Sakto-sakto naman yung bro, di ba? Diba? Public exactly. Relationship officer. Exactly. So yung relationship right. Between brothers. Share to us, Brother Michael, what it is that you need to do and what it is that we need to hear from you as the officer of our Luzon region. Yes, thank you very much. Thank you very much, my good brother. Well, in fact, I've been starting. Because the very principal, basic function, duties and obligation of an elected public relation officers from the root word public relations, meaning to say, you are a gateway. Yes. To reconciliation. You are a gateway to mediation. And you are a gateway as a reminder to the brothers and sisters that let us stop political bickering within our family. Let us stop. Unity. Yeah. And let us stop pushing our brothers to the edge. That is my connotation and understanding being a public relation officer, given that there are conflicts from different perspective, from different principle, you would act like Buscaino. Buscaino, Brad Buscaino, is a peacekeeper, a peace lover. Amen. He mediates two entities, dalawang batong nag-uumpugan. He keep on mediating. Regardless na ito si mali, ito si tama, yeah. Ito si mali. Because at the very end, we are destroying our own image in the social media and in the eyes of the public, which is very, very wrong. And it will bring forth heartache to everybody. Yes. It is a dismay. It is a dismay in our part. It is a dismay in the part of the mediators. That is why we have to spread proper information. We have to spread love. We have to spread peace. We have peace. To spread unity. That rather than spreading things that will destroy the credibility of other brothers. Yes. You know, wag na tayo sana nga pinakasimple, wag na tayo maging kritiko. Maging tagatulong yes. Na lang tayo, wag nang kritiko. Tapos kung wala tayong may tulong, bro, tumahimik na lang tayo. Oh, hayaan na natin yung mga dapat magtrabaho na magtrabaho, okay? Tama, precisely, brother. Wag na tayo magkritiko kasi madali maging kritiko pero mas maganda, mas masarap yung tumutulong ka sa kapatid mo. Yes. Kasi pag umunlad ang kapatid mo, dapat yes. Feeling mo, umunlad ka na rin. Ganun dapat ang feeling. Yes. Mo. Hindi yung nagka, kailangan ako umunlad. Hindi, alpaka, pero lahat tayo akro. Pag isang yes, akro precisely. Umunlad, take pride of that. Be a part of that. Hindi yung pababagsak natin ang isang akro. Hindi yun a simple message. So anyway, bro, no, gusto kong tanungin ngayon kay Brad PGS, no? Siyempre, yan na, nandun na tayo sa sinasabi mo na respect para makuha natin yung unity. Ano yung tingin mo, bro, sa like especially sa provincial level mo as a yes. PGS of the province of Masbate? Sa tingin mo, paano mo nagagawa yung sinasabi natin na pagkakaisa sa bayan ng Masbate para mabigyan rin natin ng, you know, ng advice yung ating mga listeners today and I'm sure they are enjoying listening to this. So, please educate us, bro, kung paano mo napapanatili yes. Ang masarap na relationship niyo dyan sa Masbate. Yes. First and foremost, once again, I am redundantly saying this to all the Skeptron leaders in the nation. Specifically in the level of the provincial leaders, my fellow brethren, in order for us to have the natural balance
why I am using the natural balance? Because still, although you are a very successful leader in your level, still, naturally, you will be criticized and naturally, you will evolve from that criticism. A good leader, amass all the constructive criticism and then collectively, he analyzes the situation and he analyzes what is the best decision-making considering the moral ascendancy. Consulting your own conscience. Consulting your own conscience. What is right and what is wrong? The natural effect of conscience. And as a good leader, you have to listen to the majority. Yes. Hindi mo naman napi-perfecto yan eh. Still, we're talking in your province. Hindi mo naman napi-perfecto yan. Still may criticism eh. Normal, kasi pag sinabi ko akin lahat yung support na mas batay nyo, I am talking here as a hypocrite. Hypocrite. Bro, natural na yun bro. Eh. Siyempre, ikaw yung center din. Ayaw, gusto mo, hindi na talaga natin ma-please ang lahat. Pero, we have to do still yung ano yung sinampaan natin. Focus on kung ano ba talaga yung kagustuhan natin or kagustuhan ng karamihan, you know? No, he just performed his role and responsibility. Yeah, yung duty niya. Yes. As an elected official on behalf. Yung nga sabi natin, bro, no, hindi natin ma-please ang lahat, pero kailangan natin mag-focus kung ano yung trabaho na binigay ng mga tao sa atin. Yun. Thank you very much, brother. Very good observance. Anyway, why provincial level? Diba? Because we're talking about provincial level, not because I am a provincial officer or in the level of a provincial leader. We are talking about provincial leaders because we are all the batteries of the nation. Tayo ang baterya ng nation. Kung ano nakikita ng mga chapters natin, yun ang magiging pattern nila in terms of their own leadership and execution of leadership within their jurisdiction. So yun ang magiging pattern nila. Kung ano ang nakikita nila, kung immoral yung nakikita nilang leader, then they will justify that immorality is correct. Amen. And then the members will also inculcate within their brains and then it will in effect lalabas sa kanilang mga actions that immorality is okay within the boundaries of ACRO. But you as a provincial leader, actually, you, bro, no, yung sinasabi mo ngayon, na-obserbahan namin, especially kami mga nasa baba, talagang observe mo yun eh. Kasi minsan, kung ano yung sinasabi na lang ng leader, without analyzing naman itong mga nasa baba, kala nila yun yung tama. Follow. Yung pagkakarinig nila, nandun na lang sila, you know? Okay, so, ang gagawin nila, follow tayo. That is why, ladies and gentlemen, ACRO of the nation, the very core topic today is empowering moral ascendancy and leadership in the province province level, provincial level. Yeah, provincial level. Now, di ba brother Bryson, brother Chris? Now, kung in the higher level, there is a command, pagdating sa ating mga provincial leaders, we have to analyze that. We have to absorb. And then, upon absorbing, let us use our analytical point of view and let us use our conscience to balance our decision making and then execute that according to what is right, anchored within the parameters of our CBL. Let us not teach our fellow chapter GS because we are being consumed by over-politicizing. Amen. Nawawala po Kasi dito naman sa baba kasi hindi naman alam ng lahat kung ano talaga pinaka-issue. That is why I am gathering, I am amassing all the provincial leaders. Let us unite. Unity for what? Unity
For in that understanding of unity, ano ba talaga ang kailangan i-unite? Speak more, brother. Anong kailangan natin i-unite? Bakit tayo mag-unite? For what purpose? So, hindi lang basta unity. Yung nakalagay sa caption namin dito sa Acro TV is not in-depth unity. Mas malalim na pananaw kung anong ibig sabihin ng unity at saan tayo patungo. Amen. Sa unity na yan. Amen. Yan ang pinaka-point natin. So sana, provincial leaders, huwag lang tayong basta nakikinig. Punta alit, bumalik tayo dun sa Biblia natin to the founding authority. Grassroots do not wither. Amen. That is absolute. How can you justify that? And absolute. Who will justify that? Sino ba ang pinakamatalinong tao mag-justify? Saan ba tayo mga Kristiyano? Excuse me, to other religions. Tayo mga Kristiyano, saan ba tayo nagfo-fall? Nagfo-fall tayo sa Genesis. Adam and Eve, kinain yung apple. Doon tayo nagsimula eh. Paano mo babaguhin yan? Tell me. Lahat, ang kagandahan niya, lahat ng national, lahat ng religion, nag-umpisa dyan, Genesis. Yep. Muslim, yes. Jews, Christianity, everything starts in Genesis. Yes. The beginning. So when we are talking about Acro, we will fall under the 16 founding fathers. The beginning. Yan ang beginning. In the beginning, tama bro, no? Yeah. Yun nga talaga yung kailangan natin iparealize sa mga kapatid natin na sinasabi nga ni Brad Michael, nobody's perfect, bro. Kung may tao din niya, may pagkakamali sila. Pero lagi nating tatandaan, kung wala sila, wala tayo ngayon. Yun lang, very basic lang, yun lang, intindin natin, tapos ng usapan. You know? And then, yes, precisely. They have to remember, whatever the old, let's say the past of Alpacaparo is, all our job is to make it better for today and tomorrow. Yes, that's it. That's how we promote and preserve. You know, we cannot compare yung today and before. Yes, we learn. Before, may panahon tayo ngayon. Ginawa nila yung sa kanila dati, gawin na lang natin yung sarili natin. Imbes na hinihila natin sila pa tayo. No? Learn from our past. Learn. Not accuse, not bring us back to the past. No. Yeah. Learn. Pick up the wisdom of our past, apply it to today for a better tomorrow. Bakan mo yung ano yung nasasang-ayon today, sabi nga. Yes. Go ahead, Brother Michael, go ahead. Yes. What is the difference? According to my own opinion, and I stand corrected for whatever opinion that I may utter here. I stand corrected and I will assume whatever liability to all the things that I've said here. Kasi kailangan mo yan. Kailangan mo manindigan. In short, yes, kailangan mo manindigan sa sinasabi mo. I want everybody to appreciate you are speaking, Brother Michael, as a true fratman and proudly an Acro fratman and at the same time an officer of public relationship officer. Kaya nga yun yung trabaho niya. Ngayon, sasabihin nyo na, bakit nagsasalita to? Sino ba itong tagamasbate nyo? Hindi. Ito po yung trabaho niya. Yes. Para po sa mga kapatid. So we are inviting everybody, please share this sa inyong mga PC ng inyong mga konseho kasi napaka-importante po yung ating pinag-uusapan ngayon na mga kapatid. No? Yep. The sineshare ni Brad Michael as a public relationship officer. Of yeah. Alpacaparo. Yeah, yes, I would relate to Brother Bryce's observation. Tama naman talaga. Who is this person speaking in behalf of what? Speaking in behalf of whom? Well, yes. Ladies and gentlemen, my fellow brothers in this organization, I have the bestowed authority as PRO. So let me have a little background of what PRO is. Again, to make it short, let's use the tool of basic tool, which is public relations officer. Public, publico, relations. Well, question. That is the very
defying explanation of my position. In effect, para mas madaling maintindihan, whatever observation, you have to inform the public. Whatever decision making of the governing body, yes, should be publicly stated, and whatever mediums na pwede mong gawin, it's either in the social media or it's either in the platform like this. Yes. That is part of the obligation of a PRO. As PRO, yes, dapat alam mo din yung basic rights mo. So, me as a public officer, I am not just talking me as a public officer. That is only the vested right that was given to me. But I am talking in behalf of a fellow member. I've been observing our brotherhood for quite some times, for almost 4 years since I was instituted as PGS of Masbate. Before, alam natin lahat yan, we can never deny that, na hindi tatayo yung Alpakaparo without those seniors natin. Because those time are the doomsday na tinatawag. Nandun yung mga frat wars, lahat-lahat ng mga ganyan. So, noon ang pinaglalaban is the principle that we are Alpakaparo. That is actually being engaged into a really frat war, the literal meaning of frat war. Nowadays, what is happening, what is really happening today, if you are going to observe that, we are in the brink of the political war inside the Alpakaparo. Oh, di ba? Within the Alpakaparo. No? Nakakatawa nga yung sinabi ni Brad Michael, kasi nga, noong araw, everybody is talagang binibigay nila yung buhay nila for survival survive. Alpakaparo, survival. Bro, no? Pinalaman talaga nila yung Alpakaparo para masurvive yung Alpakaparo. Tapos, here we come na sa new generation namin. Anong nangyari ngayon, bro? Political war. Kasi wala na, bro. Nakalaban na natin yung lahat sa Alpakaparo. Ngayon, ang nangyari na Alpakaparo sa Alpakaparo. wala na makaaway. Tama ka doon, Brad Bry. Wala na makaaway. Kaya inaaway, ako sa ako na. So this is not a very positive defining moments for all of us, Alpakaparo. That is why one thing, and because of the untimely death of Brad Richard Buscaino, one of our great leaders during his time, and one of my spokesman leaders, he is the face of Alpakaparo, yes, brothers and sisters. The first GS, and then our present BOT. If you're going to collectively analyze all the statement from both sides, from different principles, actually, in fact, we are all calling for unity. Amen. Kaso, unity would never prevail unless otherwise we will not accept humility and acceptance. Amen. Yeah. Whatever na pinaglalaban natin, ano ba yung pinaglalaban natin? Pinaglalaban ba natin yung kamalian ng tao? Ikaw nga, wala ka bang pagkakamali? Back to zero pa din. Then, pinapagrow lang natin yung politicizing within the... We are just exercising political war within the brotherhood. Within the brotherhood. Yes, within the brotherhood. Yun ang masakit dun. Within the brotherhood. Talaga. We keep on calling for unity. First, we have to reconcile within our hearts before calling for unity. Umpisahan yes. Sa sarili. Amen. Amen. Personal accounting moments natin ngayon yan. Oh, personal. Ito natin, no? Because, yes, ulit-ulitin natin, pabalik-balik tayo sa discussion natin, pero nahihit natin yung cherry, nahihit natin yung target. Kung ano man ang pinaglalaban,
Well, if we wage war among our brothers or within the brotherhood, tayo lang napapahiya with other fraternities. They tayo are making mockery. They are making mockery out of it. Pero bro, no, napansin ko, no, hindi na, pangit sigurong pakinggan, pero, well, napansin ko lang yung reality. Yung pagkawala ni BOT, Brad Richard Buscaino, sumalangit na ang kanyang kaluluha, parang nagkaroon talaga ng way for unity, mo especially yes. Kahit dito sa Manila mismo, bro, napansin natin, nakakausap natin yung mga nasa ground na nagkakaroon ng magandang usapin. And even Cebu, ngayon bro, nakakaroon sila ng magandang usapin. So sana tuloy-tuloy na yan. You know why? Eh, mga brothers, tama si Brad Michael, umpisan na natin sa provincial natin. Wag muna tayo, pag muna tayo mag-focus sa provincial natin, ayusin natin lahat. Kasi at the end bro, sinasabi ko palagi, at the end tayo din naman yung magkikita-kita sa kalsada, hindi naman yung maiingay sa taas. Eh. Tayo magkakaroon eh. Di ba? Yes. Yes. That is why, once again, our statement for today, the caption of ACRO TV today is very strong. It's stronger than you think. Grassroots. Why? I love the word. Alam mo yung sinabi mo, grassroots and never withers. Two words, grassroots and wither, is so powerful in our yes, country. Very powerful. And then the follow-up caption for that is very strong also in that sense. Knowing that we're talking about if you wanted unity, yung pinaka ingredients of unity is that first, we have to evaluate moral ascendancy. And second, we have to empower all the leaders and the provincial level. Tama si Brad Bryce, okay? Sa lahat po ng listeners, no, you could also express your, ano, baka sabihin mo, masyado kaming centrifugal masyado yung ano namin yung statement namin or may pinapanigan kami. Ako I am for the proper reason. I am the order, humanitarian reason. Order of pero bro, no, actually the good thing about is kanina ko pa binabantay itong mga comment, all are nandito sa lahat na nagko-comment very positive, nag-agree sila. Oh, very so, good. Yeah. Thank you so much. No, because what remember, Brad Michael, what you are sharing, you are an authority, you were elected, you were blessed, anointed to be the spokesperson of Alpha Kappa now, brother. Baka si baka ikaw ang second generation ni Brad RV. You're the face right now of Alpha Kappa. Okay. Anyway, my dear brothers and sisters, let us not be compromised, but with the ongoing, I cannot consider that as a turmoil. Let's just consider that as a misunderstanding between political entity and political perspectives. That's all. Sorry to cut you again, bro. No, kasi kanina pagpasok mo, nagulat ako sa para bigyan lang natin ng konting comedy. Pagpasok mo, kala ko si Gabby Concepcion. Di ba bro, no? Ngayon, yung BGS naman ng International Council, si Brad Reggie Tektek, sabi niya maganda daw yung boses niyo, bro. Pang 24 oras daw, pang 24 oras daw yung boses niyo. Yung, I think that's a program in the Philippines, sa television. Hindi, balikan pa nga natin. Alam mo mga brothers, maganda balikan. Brad Michael, pakilala mo ako sa kanag-acro, ako sa kanag-naging talaga sumikat as a star player ng Alpha. Yes. Well, bro, okay. Bigyan ka nga ng konting history. Okay, thank you. To all the listeners nationwide, especially to my fellow Masbateños, good evening sa tanan po na nagapamati sa Masbate. Adi po ando ako na makusog na kaupo dito sa Acro TV. Pamatihan po natin ini. Kagtagaan po naton ini sa dakudako na pag-urawa, kagpasalamat dahil gitagaan kita ng oportunidad na bilang usad na Masbateño, may representar naton ang dugo, kag pride, kag honor sa Acro Masbate didi sa Acro TV. Yan. Okay, Masbateños. Anyway, I started way back in my high school life. Diba? During our high school life, nandun yung mga kinatawag natin sense of belongingness and tayo sasama. Nag-establish tayo ng control over ourselves kung sino ang susundin natin.
Ano yung saan tayo naka hip-hop ba tayo o gangster ba tayo o rockista ba tayo? Saan tayo? O melodrama tayo? Hindi, nagkaharap ng sense of belonging. In short, what I'm trying to say is that we are seeking peace in terms of sense of belongingness. We wanted to find certain people na naka-level natin kung saan nandun natin ipuput o i-entrust yung trust and confidence natin as a person. So ako, it just so happened that I chose ACRO during my high school time. And during that time, that was 1996, so medyo malabo pa yung sitwasyon nun dahil medyo nandun pa, lapat pa dun yung mga frat war in effect sa lahat na ating mga era, sa era pala natin na tinatawag. So from there on, nag-MI na ako, naging officer na ako, and then na-elevate ng nag-college na ako. Supposedly, I am a humble person. I just wanted to stay in Masbate or to study in Masbate. But when I play for the Masbate team, as football player, I was drafted by UST to play for them. Okay, wow. I was nag-tryout ako doon sa UST. And then, syempre, sino bang parents ang ayaw na kahit we belong to a poor family, I am a proud poor person, poor in heart, sabi ko, poor in money, but blessed in heart. So yes. Parang inaintindihan natin yung kung saan tayo galing. And then, UST days natin, I was drafted and then I played for how many years? Hindi ako nakafocus sa ACRO doon. Pero today, ha, ino-honor ako ng Alpha Kappa Rho UST. Thank you very much for honoring me. Dahil amen, nakikita nila din yung leadership. Thank you so much. Yeah. Alpha Kappa Rho, Brad Shan. Brad Shan. Ayan. Good evening. Sian Shan. Whatever ko nung ano, Brad Shan. Shan na lang tawag ko sa'yo. Thank you for honoring me as part of Alpha Kappa Rho UST because yes, I was once a proud member who served football community of UST. I was once a proud fighter for UST. Okay, so thank you for that. Actually, and then bro, yung part din namin, no, yung vice chairman din namin dito, naging athlete din siya ng kwan, sa judo. Okay, very good. Close din ako noon sa judo. So to cut it short, na fellow gentlemen, my good friend, my good brads, my co-host tonight, after that UST days, I work in Manila, and then eventually, I go home sa Masbate, and then I took my master's degree here sa local school. Oh, and then, after that, thesis na lang ako. And after that, while doing all the scenarios like that, I've been serving Masbate as keeper of the scroll. That is why, na-expose ako doon sa mga ganyang as secretary, na-expose ako doon sa correspondence, sa issues and concerns locally. Locally. Oh, my HR, human resource issues. And then, nag-outbreak na yung Masbate, nagkaroon ng leader, and nakita nila, ako na yung hindi na delegate, I was elected, the first elected PGS of Masbate. Good evening po, Brad Juan Chusilera. First GS na ng UST. Opo, siya yung first GS ng UST. At siya din yung nagtayo ng sorority sa UST. And then, si Brad Juan Chusilera is recruit po ni Brad Boy Chua. Dahil magkatabi sila sa College of Commerce. Okay, punta na Masbate tayo. And ano ba yung fundamentals ng leadership ko? Para dun sa mga leaders or soon to be leaders or wannabes. Kasi nang nakita ko yung I was inspired na nakita ko yung segment nyo dun sa Kalawan ba yun? Oo, ng mga malapakabata ng mga GS. And as far as I can remember, talagang pinus ko dun si Brad Bryce. I like your statement para sa mga kabataan.
Dahil talaga nakita ko doon ng mga bata yung ano, parang hindi pa nila alam kung anong gagawin. They need guidance. That is why, yes, listen to this experience because it might bring guidance to all of you. Ang pinaka ina-idolize ko po is the system of Acro Cebu. Go ahead, brother. Speak more. Yeah. Doon po naka-format yung Masbate sa system ng Acro Cebu. Yan po ang inadapt kong system. Back na sa likod. Yung Acro Cebu. So, from there on, naging effective dito sa amin sa Masbate. That is why I owe the amount of success na meron kami. I would like to commend the system of Acro Cebu events ng hinatid nila si Brad Richard Buscaino at Kaperent, nandun po sila. I commend the Acro Pips of Cebu. Thank you so much sa pagmamahal niyo kay Brad Buscaino. Saludo po tayo diyan Acro Cebu. Yes. So yun yung Brad Bryce and Brad Chris, yung mga kailangan nilang i-empower about them as PGS. So sabi ko nga din, tayong nag-start pa lang mga GS, makinig po tayo. Tayong nag-start pa lang newly elected. Huwag mong iisipin na ang pagiging PGS is a fairy tale. No, it is not a fairy tale. Sabihin mo, ay PGS ako, respetuhin mo ako. No, respect should be earned in a hard work, in an accomplishments, in leadership, and uniting your members, your chapters. Amen. Dapat meron kang leadership. Kailangan yung leadership mo dyan eh. Kailangan yan para sumunod yung mga tao mo. Just like kung ano nakikita natin sa mga leaders ng Cebu, kung saan ako kumuha ng pattern. I owe them for that. So for us leaders na newly elected leaders, as to whether you are young or you are old, hindi naman nag-i-exist sa young or old yung maturity. Nag-i-exist yung maturity on how you understand matters. Yon. On how you interpret matters. Yon. Kasi as a leader, you should be matured. Kasi being a leader means you are executing decision making for the many. Dahil tayo nag-mature ka na. If you're a leader, you mature to be a member. Nag-mature ka na nga as a member. That's it. Basic. Go ahead, bro. Go ahead. Yes, brother Chris. Go ahead, Brad Michael. Keep on explaining. Go ahead, Brad. Okay. So, dun tayo. Ang sinasabi namin dito, what we are discussing here, para mas clear and distinct yung pinag-uusapan namin nila, Brad Chris and Brad Bryce, we are talking about the factors of being a leader. Paano ka ba magiging effective leader? Yes. Paano ka magiging efficient? Okay. First, kailangan patigasin mo muna yung loob mo. Because if you cannot handle criticism, then you are not actually a leader. Oh, amen. Yes. Sensitive. Hindi nga kaka to. Some of the leaders na narinig lang sila ng konting salita, bumabanat na rin sila. Ma-resign na ako. May mga leaders na. Magre-resign na ako. Always remember. Always remember, my fellow young leaders, to all the provincial grand skeptrons, as to whether you are a newly elected leader or you are re-elected leader, still, kailangan natin i-accept in our day-to-day basis of our lives that being a leader is to be criticized because Amen. You are a public figure. Amen. Public figure ka eh. And there is no such thing that you are a private leader. Wala naman ganun. Tama. Okay? And always remember, why is it that our God allowed that you will be criticized? Why? Ito yung sagot dyan, brothers and sisters. Para lumabas yung leadership within Amen. Your inner leadership, lumabas. Lumabas yung patience.
lumabas yung innate leadership within. Lumabas lahat yan. You are being tested kung gaano kakatigas. Hindi lang yung leader sinasabi natin ng panahon na tigasin sa suntukan. Hindi na yan. Hindi na ngayon yung modern leaders. Our modern leaders is matatag sa loob. Hindi tinatamaan ng destructive or constructive criticism. Rather, he is using the criticism as his strength in a day-to-day basis upon making decision sa lahat ng AKP affairs in your jurisdiction. Napakatama po niyan. Napakatama, brother. No? Kasi nga talagang kailangan natin intindihin bilang leader na nandan niya yung pagka-criticism natin. Nandyan na yan. Kasi nga, hindi naman tayo tinatag na leader kung walang problema tayong ma-solve in the future. Kaya nga tayo napili na leader kasi may problema within na kailangan harapin. Kaya nga tayo bumubuo ng mga leader para may tagaharap. Eh kung tayo mga leader, nanghihina yung loob natin. Kung hindi tayo magpo-focus, kung lagi tayo nakatingin kung ano yung sinasabi ng iba, mawawala tayo sa linya. Kaya dapat sa isang leader talaga, sinasabi ko, focus lang. Ba't ka magpapakriticize kung alam mo naman yung gagawin mo? Kung alam mo na yung ginagawa mo is para sa ikakaganda ng mga kapatid mo at nandun yung suporta ng karamihan. Di ba, bro? Yes, thank you, brother. Well, very well said. And in relation to that, let us cast down the idea na pag leader ka, dapat bato-bato katawan mo, nag-gym ka, nagta-taekwondo ka, aikido, jiu-jitsu, parang laging may warren. No, being a leader should possess a sense of mental fortitude. Meaning to say, ang patience ng pumapasok na stress sa'yo, kaya mo i-manage lahat. I-handle, yes. I-handle. Why? Yung taong galit, iba yung decision making sa taong kalmado. So you have to be a balanced person. Pag may nangyari doon, pag ikaw si taong galit, pag may nangyari sa sitwasyon, what kind of application or approach ang ibibigay mo doon sa situation o sa scenario? Is it applicable? Galit ka? Pag galit ka? Paano ka mag-decide pag galit ka o hindi ka galit? That is why you have to be very versatile. Kailangan yung adjustment mo being a leader is malawak. Malawak ka mag-isip. Marunong ka kung ano yung proper disposition mo as a leader. Because you are creating decision making in behalf of the general welfare of your constituents. Ganun po yan as a leader. Tayo mga leader all over the provinces of the nation, wag lang tayong leader tayo. We have to analyze ano ba talaga ang being a leader. Aside from being a leader, we have to act as a symbol of strength during times of despair to our community. Amen. Oo, tama po yan. Pero bro, napag-uusap lang natin sa mga leader, na, especially po sa mga leader talaga na expected po natin na laging nakatingin sa atin yung mga member natin, yung mga nasa baba natin. Kaya kung may mga problema po sana talaga tayo na kailangan, actually alam naman ng lahat to, pero kailangan nating ipaalala, wag nating dalhin sa kapupos sa social media, bro, no? Yes. Go ahead, bro. Sige, kay. Paliwanag mo, bro. I agree with that. Okay. May post nga si respected Grand High Skeptron founding father Brad Boy Chua. Ang social media ay hindi sagot o resolution sa problema natin. Yun. Never na naging resolution ang pag-post sa social media ng mga problema. Dapat hindi ang social media ang gamitin natin, bro, no? Gamitin natin na, oy, bro, paano ka ba kontakin si ganito para makausap ko naman kasi may problema sa ganito. Dapat ganun yung pagdami sa social media, positive way, no? Yes. Positive. Let us exploit the social media in terms of projects. Let us use digital platform, social media to reach all the members, to inspire all the members by posting projects, humanitarian services. Let us post achievements to empower our
organization as a whole. Let us empower our organization by creating projects that benefits the less privileged sector of our community. Amen. 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 Ito libro, no? Brad Michael, to cut you, no? As a proud member also na sa organization ng Acro TV. Since nung nabuo natin yung Acro TV, na ipapakita natin yung mga community service, yung mga ginagawa ng mga chapters, councils sa iba-ibang lugar, ang dami daw na buhayan ng mga seniors, yung mga nagpahinga na buhayan sila. Ganito thank pala you, kaganda ang alpakaparo, sabi nila. Ganito pala kaganda ng alpakaparo. Sila ngayon nag-a-active na sa kanilang mga lugar. So, sa pagpapakita natin ng magaganda, madaming nabubuhay. Pero kung sa tingin mo, pinapakita mo puros gulo or everything, sa tingin mo ba yung matatanda, sasali ba yan? Hindi, di ba bro? Sakit pa sa ulo. Tatago. Okay. Brad Bryce and Brad Chris, I would relate to Brad Bryce statement. So go ahead, bro. Go ahead. Apa? In relation to that, Brad Bryce, what you are trying to discuss with us and to the whole nation na nakikinig sa atin sa Acro TV is that ipakita natin yung positivity regardless kung nasa gitna tayo ng kahirapan. So ganun ang lumalabas. Ladies and gentlemen, to all the PGS, to all the provincial leaders, my appearance here boosts the morals of my community here in the province of Masbate. Mas lalong lumalakas yung loob nila dahil yung Acro TV is making me part of this discussion wherein the person talking in front of all of you is a Masbateño. Tama si Brad Bryce. I would relate to that. Ang mga seniors ngayon na makakakita nito dito sa probinsya ng Masbate is gaganahang gumalaw, gaganahang mag-active, mabubuhay yung espiritu dahil nakikita nila yung leader ng Acro na Masbate na gumagalaw at nagiging simbolo ng lakas para dun sa mga brothers and sisters natin. At itong appearance ko, brother. Ngayon, no? Yung boses sa Brad Michael ngayon, hindi na lang sa Pambro, no? Ng boses ng Masbate nyo. Boses ng buong Alpakaparo para buong, sa buong nasaan man ng Alpakaparo. That is why, young leaders, this is for you. The discussion is for you. I am calling for you, young leaders. Let us open our minds. Let us start to educate ourselves to learn what is the meaning of maturity. Young leaders. Amen. Acro TV is calling upon you because you are the generation and you are the hope of Alpakaparo. Tatanda na kami, brothers. Tumatanda na pala tayo. Lahat tayo. And then napapagod na rin tayo. That is why. Lahat tayo, hindi lang ako. That is why this time, this digital platform, I could consider this very effective dahil mas pinapadali niya ito yung point of argument natin. Okay? We are point calling for the young generations na yung discussion na to is, I hope, yung reflection ng bawat isa naming co-host dito na i-inculcate sa ating mind at na-absorb natin down to our very hearts and then down to our decision makings that would better your system within your corresponding jurisdiction. Yun. Leadership talaga, no? Leadership. It's all about leadership. Yeah, oo, kasi yung last part natin, yung last part natin, Brad Bryce and Brad Chris, is a unity, eh. Yung diba? Yeah. Doon sa caption natin. Yan. Oo. I hope na this time around, to all the subscriber here in Acro TV, I hope don't get us wrong. Uulitin ko, wala tayong tino-turn down dito. Wala tayong name drop na ginagawa.
We are for the moral reason. Amen. Doon tayo sa morality. Kung ano yung tama. And then ang main lang talaga natin ngayon na gustong ipahatid ni Brad Michael is yung pagre-respeto tayo natin kung saan tayo galing, ibalik yes. natin grassroots kung saan tayo galing. Nandun lang tayo, di ba? Our grassroots. Do not let it wither. Walang sinasabi na ikaw, hindi ka kasi may respeto sa grassroots mo, walang nagaganon. Pero pinapaalalanan lang tayo ng Pogi from Masbate na sabi niya na yung respeto natin sa ating mga ama ay ibigay natin, di ba? Yes, thank you very much. Thank you very much. I really agree with that. And I know na yung mga leaders natin, yung mga seniors natin, lahat na nagbuwis ng buhay sa Alpha Caparo, lahat ng naging vision ng strength ng Alpha Caparo nationwide, I am commending you personally and me as a leader of Masbate. Inspirasyon ko po lahat ng mga leaders, lahat ng mga strong leaders at lahat ng founding fathers natin. That is why tonight we are dedicating this particular segment to our grassroots. I know na intindihan nyo kung ano pabalik-balik ang sinasabi namin when we are defining the narratives of grassroots. Let us value kung saan tayo nagaling. Value. Unless otherwise, hindi natin maintindihan yan, di rin natin maiintindihan kung saan tayo patungo. That's a principle. Yun. Wala tayong paparuunan, sabi nga bro, nung at yun nga, yung kataga ng Tagalog na yun, yung kung hindi ka raw marunong lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka raw makakarating sa paruruunan mo. Sabi nga, no? Napakaganda ng message din na yun, no? Yes, opo. And let us accept, ha? My fellow brothers, humbly, let us accept that our leaders, sila po ay human being. They are susceptible. They are susceptible that any time soon, pwede po silang magkamali just like us. Yung Christianity at ibang religion, infinite po yung leader nila. Sacred, walang kasalanan. Kaya hindi nila nakikriticize sila. Yung leader natin is human being. Kaya nakikriticize sila. Could you imagine that? That is why let us consider them as sinners just like us. Tao lang din. Amen. But hinahanapan natin ng perfection. Na even as we are not perfect, why we are trying to demand? We are shouting for a perfect governing body. Where in fact we are member pa lang din natin na perfect yung pagiging perfect. Member natin, sabihin mo bro. Tayo nga, na-member lang. Pero pagpagiging na how much for them. Yan. Si Brad Bong. Okay. Kaya nga, Brad Bryce, ang topic natin dito talaga is napaka-informative. From grassroots, let us reconcile yung grassroots natin. Let us define that na talagang infinite yan. Sila ang nag-found, sila ang nadyan. And then, yung sa baba naman, na nakikita ko, according to my own opinion, yung nasa baba, is that paano tayo magkakaroon ng moral ascendancy, paano tayo magkakaisa, paano natin i-absorb yung iba't ibang perspective. And then, dito sa pangatlong, doon sa isang topic natin, yung leadership, kung paano natin papalakasin yung mga leaders, paano natin i-open yung mind nila, na maging mature sila and then maging open-minded sila na hindi basta-bastang kikiling dito, kikiling doon, may sarili silang moral ascendancy and the last part of that is unity. And then unity is attainable. And unity is attainable kung lahat ng bagay mag-start doon sa acceptance tapos humility. That's all. Yun lang naman ang nakikita ko. Brad Michael, isama natin ng konti sandali si Brad Bong Garcia tumawag. Brad Bong,
you can speak. Magandang ano diyan, 'di ba? Hapon, umaga, gabi, kay lahat. Yan. Si Brad Bong Garcia, yan yung ano. Yes, good evening, Brad Bong. I see. Yeah, siya po ang isa ang nagtatag ng Piate University. Brad Bong, good evening. Good evening, Brad Bong. What's on the other line? Si ano si Brad Michael Alminana, ano yan, dati ring ano scholastic dito sa UST. Oh, sa football, tapos siya PJ. Anyway, bro, mamaya we can discuss later sa back ng camera because we're on live right now. Oo. Hindi. Mag-message ka lang, Brad Bong. Naka-live tayo. Okay, mapagandang pong topic nyo about unity, which I support that, yung magiging united ang buong AKP. Amen. So, good luck sa topic nyo. Anything about unification, nasa likod nyo ako. Yun. Thank you so much, brother. Thank you, thank you. So, thank you. Kumusta nyo sa mga bati. Okay. Thank you, Brad Bong. Thank you. Long live. Long live. Talk mo. Okay. Yun. Thank you, Brad Bong. In fact, Brad Bryce, nakita ko yung post, yung image ni Brad Bong dun sa post, talagang batang-batang, ano pa talaga? Batang-bata, yeah. Parang nasa mid-40s. Parang actually, when you pagtitingnan natin yung story ni Brad, since nandito na rin tayo, Bong Garcia, talagang yan yung mga kwambro, yung mga sinasabi natin na nagbuwis ng buhay pero hindi naman sila maiingay ngayon. Nandun pa rin yung suporte nila sa peace at nandun yung respeto nila sa kanilang mga founding fathers. Yes, ako. Sila kahit saan nyo itanong sa Manila, Bong Garcia. Yeah? Kung ano my yung respect. Mga pinagdaanan niya, yung gulo, yung kung ano talagang buwis buhay talaga yung ginawa niya. Pero nakita niyo ba na nagmayabang na, hoy, ako yung ganito, ganito. Wala bro. Pero yung respeto niya, respeto nila sa kanilang mga 16 founders, nandoon pa rin bro. Kasi nga, ginawa nila yung dapat amen. Nilang gawin noong sila pa. Yun! Kasi ngayon bro, I think siguro hindi nila nagawa yung dapat nilang gawin noon. Kaya nag-iingay sila ngayon. Ako din brother tama. Ang pananaw ko kay Brad Bong, I do not know him personally. But if we are going to analyze the way na he gave his statement, a very brief and concise statement, simple as that. If you're talking about unity, I support you, guys. Yes, yun na sinabi. Brief and diba? Concise. Brief and concise, and then peace lover. Very specific now, talaga siya. I would also relate to the discussion to Brad Bryce na sinasabi niya, dun sa mga leaders before na hindi nila na-achieve, dun sa mga leaders na hindi nila na-achieve or na-experience yung mga ganyang malalim na buwis buhay na sitwasyon, ngayon, yung mga na-attain yung higher definition na ganun is tahimik lang and they wanted to be at peace. They are a peace-loving person. And then ito ata maingay na sinasabi ni Brad Bryce, ito yung mga hindi naka-experience ng mga ganyang sitwasyon ng panahon. Ngayon nila pa lang na-experience. Or what they mean to say is talagang hindi nila naibigay yung best nila noon kaya nag-iingay sila ngayon. Okay, But Brian, final wisdom, brother Michael. Pero may stay ka pa rin, ha? Kasi meron. Okay, okay. Actually, bro, no, we are inviting everybody also to, actually, papasok rin si Brad Michael later. Kasi nga, after this, mamimit naman natin ang isa sa kilalang chapter ng Alpha Kappa Rho, ang Manila High. At mamimit din natin dito ang mga nag-recruit kay Brad Richard Buscaino at kung sino yung mga nagtayuyod ng mga ng Manila High before. So mamimit natin after this. And any final word, Brad Michael? Pero of course, mamaya. Okay. Ikaw yung magiging pan naman mamaya. Ikaw yung magiging host mamaya. Magtatanong okay. Sa mga bisita natin. Opo. Thank you very much, brother. As always, I am respecting the mutual relationship of ACRO TV and the constituents of Masbate in terms of Alpha Kappa Rho.
I would like also to greet, hindi ko naman isa-isa, mga fellow Masbateños, good evening po sa iyo tanan. Sa gihapon, maghatag kita sin pasalamat sa Acro TV dahil gintagaan kita sin gamay na oras na maihatag ini na oportunidad. Ginarepresentaran ko po, dili po anak ko sa dire, kundili po ang kusog san Masbate, ang kusog sa naton boses pakadi po sa national level. Nagapasalamat po ako sa tanan po ng taga Masbate, sa tanan po na chapter, 1st, 2nd, and 3rd district. Salamat po sa suporta niyo sa akon bilang leader niyo didi sa Masbate. Rest assured na ihatag ko po ang tanan na pwede ko maihatag sa abot sa nakon mga kaya sa lado san liderato. Salamat po sa pagantabay niyo. Kag permi naton po isa puso na magkaurusan kita. Isa puso naton ang aton constitution and bylaws. Irespeto naton ang aton mga seniors. Respect our grassroots. Okay, empower our leadership within our jurisdiction and always consider moral ascendancy in every chapters. Salamat po sa iyo, Tanan. High, bro, no? Ang most especially our Grand High, founding yes, father, F. Boy Chua. Yeah. Oh, that is our grassroots. I am referring to our Grand High Skeptron, Brad Boy Chua. Ever since, alam nyo naman na I always look up to Brad Boy Chua because I always believe in the principle of grassroots do not wither. And this is the time that I was able to express myself personally, not as an officer, not as in officer at the national level, as PGS, but as a normal member, I am inspiring also all the normal members that grassroots do not wither. Kung wala yes. po ang conceptualization ng organization ng Alpha Kappa Rho during their times, always remember, wala po tayo ngayon. That is why, amen, always ilagay natin ang sarili natin sa bukas na pag-iisip na galing po, amen, tayo. Galing tayong lahat, Masbate. I'm talking to Masbate. Galing po tayo kung saan nagsimula ang Acro. Hindi doon sa simula, ay hindi doon sa kalagitnaan, hindi sa ngayon, kundi tayong Masbate, galing po tayo doon kung saan nagsimula yung Alpha Kappa Rho, doon sa 16 Founding Fathers. And we owe them a respect. Complete respect and the strongest respect na pwede ibigay para sa 16 Founding Fathers. Thank yes. you for having me here. And again, thank you for allowing me to butt in the next segment. Thank you, my bro. Good friend Brad Bryce. Thank you, my good friend Brad Chris. It's always been a pleasure to have you both. And Acro TV, I wanted to express this. Keep on inspiring and keep on doing what is your mandate to the community of Alpha Kappa Rho. Let us deliver a just, precise, untimely, and relevant information dissemination. Thank you so much for this opportunity. Thank you very much, bro. Yan. I'm sure, bro, na Brad Chris, no? I'm very happy tonight na talagang Brad Michael here, talagang niyanig niya ang mundo ng Alpha Kappa Rho this time. Yan naman si Naiig sa Tom, bro, niyanig niya na bumalik tayo sa pagiging Acro natin. Kung ano ba talaga yung pagiging Acro natin? Ang keyword, bro, talaga, bumalik tayo palagi sa respeto. No? Talaga may respeto, pagmamahalan. Ano ba yung pinaglalaban natin dyan, bro? Tapos na yan. So, thank you very much, Brad Michael. And we're inviting everybody po sa mga, of course, later siguro mabibigyan tayo ng isang magiging ating correspondent from Masbate, si PGS. Kasi ang pangarap po ng Acro ngayon, mga kapatid, ng Acro TV is magkaroon ng correspondent, yung tagabigay yes, ng balita sa lahat ng lugar na kung saan may Alpha Kappa Rho, ma-update natin kung ano may pangyayari, kung ano yung mga developments sa inyong mga chapter. Is kahit na hindi nyo kailangan na may go to live, i-record nyo lang yan. Kung makapasado kayo sa interview ng correspondent dito sa Acro TV, i-focus nyo lang doon, i-pick up namin lahat yan. So, we're inviting everybody, no? Sa lahat ng mga kapatid natin dyan, please, magbigay po kayo ng isang representative ng inyong council. Thank you very much po. Brad Chris, back to you. Anyway, thank you, Brad Michael. Thank you. Yes, welcome.
you know, there's so many things that we have learned, and Shinelmo, being a frontman, being in love to the, you know, the brother that you join, legacy, maintain, promote, and preserve the legacy, and as a leader, you know, thank you sa great explanation mo, lalo yung simple topic, you know, grassroots leader. Do not let it be there. Wag niyo papatuyuin. Wag niyo. Diligan niyo lang. Diligan niyo ating grassroots natin. Legacy natin. Yeah, thank you sa lahat. So, stay tuned. Kasi may mga idadagdag nga tayo, Brad Brian, na ano, si Scarlett. Yeah, si from Manila High. Oh, Manila High. Tsaka, ikaw nga, ano, Brad Michael, you know, remember Acro TV. Si Brad Michael, he's gonna be back here to give us update and everything that's happening as the leader. Okay, guys, salamat po ng Acro. Panoorin niya po Manila High after this ang nag-recruit kay Brad Richard Boscaino. Brad Tayo, Backtech. Salamat po, Backtech. Yeah, you can close out the session and then open. Pasa na natin po ngayon sa ano. Papasa ko na sa ano. Ah. Okay na, bro. Ayan ang kapatiran, tungo sa pangkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan, dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran, tungo sa pangkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan, dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran, tungo sa pangkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga